Hello guys! Hello sa lahat ng mga kalipstikan, sa lahat ng mama, sa lahat ng mama, sa lahat ng mamang, diva. So ngayon, nandito na naman tayo sa ating opisina, opisina ng mga kasambahay, kundi ang kusina. So ngayon, bakit tayo nandito sa kusina? Dahil magluluto, kumati yung aking ano ba? Buhok. Nandito tayo sa kumusina dahil magprito tayo ng manok. Ang manok na nasa plastic na merong pulbo. O, diba? O, huwag ka nang magtaka kung bakit ang mukha ko ay meron siyang puti-puti. Kasi, kunyari, concern tayo sa ating skin. Kasi, alam mo na, para namang may masabi yung ating mga mahal sa buhay na, ano siya, meron siyang skincare, ha? Diba? So, ngayon, magpiprito tayo ng manok. Kasi yung manok na ating pipritohin is talagang galing siya ng, syempre, galing sa freezer, kaya siya iprito, diba? Oh, no. Para mas masarap kasi pag ipiprito siya, diba? So, ngayon, ang mantika natin is medyo nag-ano na siya, medyo nag-kukuling-kuling na, nagkukuling-kuling na, nagkukuling na siya na ilagay mo na si manok! Ilagay mo na si manok! Diba? So, ngayon, umiikot-ikot na. Ang ginawa ko kasi dito is, nilagay ko si manok, nilagay ko si Arina, niyuyugyug ko siya, niyuyugyug ko siya na niyuyugyug. Para yung manok is magkaroon siya ng all around fully pulbo. Hindi pulbo. Yung ano ba? Yung Arina ba? So, ngayon, ipapasok na natin siya doon sa ating mantika na kumukulo-kulo-kulo-kulo-kulo. Ayan. Si mantikang kumukulo-kulo-kulo-kulo-kulo. Ayan. So, let's get fry. Okay? So, nandito na tayo sa ating pagyuyugyug. So, bago natin umpisa ng lahat-lahat, bago natin inunod sa ano, kailangan na natin siya ng yugyugin, ng yugyugin, ng yugyugin. Para ang lahat-lahat ng dud ng Arina is makalapat sa karne. So, naghugas na rin ako nung nakaraang minuto. So, ilagay na natin si chicken. Okay, ilagay natin si chicken. Ayan na si chicken. At another chicken. At another chicken pa. Last one. Okay. Ayan. Kulo na siya. Ayan. So, habang nagkukuk-kuk-kuk siya dyan, hayaan lang yan natin siya dyan na about 2 to 3 minutes in a very, very medium or slow fire. Okay? Ganun ang pag-treto ba? Hindi ka marunong mag-treto, ay huwag kang mag-asawa. Okay, hindi ka marunong magluto, huwag ka talagang mag-asawa. Wala naman yung mister o yung missis kung hindi mo alam mong magluluto. Kailangan mo alamin ang lahat ng bagay, hindi yung isang bagay lang ang alam mo. Ang sumubo. Bakit yung sumubo lang ang alam, di ba? Kailangan natin malalaman ang lahat-lahat ng mga bagay bilang isang tao, paano mabuhay. Dami ko sinasabi. Ayan. So, babalik sa rin natin siya. Balik sa rin. Ayan. Woo! Yes! Another balik sa rin. Ito, mataba-taba ito eh. Kaya, so, matagal-tagal din siya. Kasi mataba-taba. Ito isa, later. Ayan, nakita niyo yung ating pagluluto ng ating manokis. So, kailangan natin i-monitor lagi yung ating eyes. Monitor the eyes. Okay, so, bantayan natin siya na hindi siya masunog kasi ang kakain niyan yung ano, yung ating mga love life. Kasi ito yung ating mga alaga, ano,
gaano ko kamahal yung aking mga mahal sa buhay, mahal ko rin ang aking mga alaga. Kasi kung wala sila, wala akong pera. Ganun yun. Kaya bahalin natin yung ating mga trabaho. Huwag nating pabayaan na ikilas lang tayo kung may amo. Hindi yan maganda. Kaya kumilos tayo, may amo man o wala, gampanan natin yan. Kasi trabaho natin talaga. Trabaho natin yan. Inanuhan natin yan. Nilagdaan natin yan na magtrabaho tayo. Ganun yun. Okay. Kung tamad-tamad tayo, sinong bubuhay sa'yo kung magtamad-tamad ka? May libre ba? Walang libre ngayon. Lahat pinagpapaguran. Kaya kailangan mo matuto. Kailangan mong gampanan. Ayun, saka ka na mag-Facebook. Saka ka na mag-Facebook, mag-YouTube. Saka na mag-YouTube kung tapos na yung ginagawa. Ito yung pang ano man lang yun, pang ganito. Pang patanggal umay, basta maghapon, sa buong araw. Siyempre, upo ka minsan. Hindi naman pwede yung nakatingala ka lang sa bubong. Bibilan ka kung nag-antay ka kung may bupiki. Baga na ano, na may darating o dadaan. O magbibilan ka ng iyong hininga. Anong ganyan? Diba? So, ganyan ang ating buhay. Kailangan natin mano, tumayod. Tumayod. At kailangan marunong din tayo makontento ba at makinig sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa buong mundo. Sundin natin ang mga dapat na gawain kasi kung hindi tayo susunod, wala. Walang mangyayari kung walang batas, naku, magulo. Kaya kailangan sumunod sa batas. Oh no. Kung matigas ang ulo. Dahil para yung tayo kakabuti ng lahat naman na in. Kaya, peace lang. Peace lang, hindi lang ikaw, lahat tayo. Kailangan marunong ka lang talaga. Kung gutom, mag-init ka ng tubig. Lagyan mo ng ano? Lagyan mo ng isang perasong nudo. Kung walang nudo, sige. Magpakulo ka, tapos, ano, lagyan mo asin, ibahog sa kanin. Kung walang kanin, may bigas sa konti, hindi maglugaw. Huwag tayo niya. Kristo nga, 40 days. Baka sabihin mo na, may power yun. Wala, isang power ng time na yun. Isang power na yun. Kasi na, ano siya eh, kumbaga, nag-ano siya eh, nag-fasting siya nun. Diba? May power siya to defeat the devil. So we need to defeat the devil. Na ngayon is, gumagalaw. Pahala niya, mananalo siya. Hindi siya mananalo sa atin. Walang nananalo ang dilim sa liwanag. Yan ang lagi natin tandaan din. Si God ngayon is busy-busy siya sa pagpo-protekta sa mga taong tumatawag sa kanya. So, ngayon, busy siya ngayon sa kanyang mga angel. Kasi sabi niya, isi-save ko, ililigtas ko ang ating mga taong sumunod sa ating autosan at nag-repent sila, limit ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Amen! Bakit mo gawin laro-laro yun? Okay? So, tingnan niyo yung ating ano niluluto. Okay, masarap siya talaga. O, tingnan niyo ha? O, diba? Ang saya-saya. O, sarap nun. So, meron ka niyan. Meron. Pag magluto. Pangarati, ala kusina. Ala kusina. Ang kakain nito, yung alaga kong matataw sa manok. Matataw sa manok din talaga siya. Mahilig talaga sa manok. Sabi ko nga sa kanya, lilipad ka na. Oh no! Sabi ko sa alaga ko, lilipad ka na niyan, panay ang manok mo. Tapos tawa lang siya. Kasi, mga iba, manok ng manok talaga. Manok kasi, mas okay ang manok kasi sa baboy. Ang baboy kasi pag nasubrahan tayo,
Hayga rin tayo. Hindi tayo nagtatago para mabuhay. Baka mamaya nagtatago tayo, mamatay tayo niyan kasi ano, panikain natin ng baboy. Maganda yun. Maganda lang yun. Pang ano, isang beses sa isang linggo. Pero manok, ano yan siya? Okay yan siya. Kasi ang taba kasi niyan, nasa ano, nasa balat. Kaya, maano siya na, pwede mong tanggalin yung balat. Ano na yun? Uy, may nag-message sa akin. May nakaalala sa akin. Hindi mo kaya. Sana yung ano ko, yung darling ko. Ating darling kasi, pag ano, pag nag-message sa akin, kinikilig ako lagi. Kasi syempre, darling ko yun. Forever yun. Diba? Yan yung sinumpaan ko. Yung mga sinumpaan mo, dapat lagi kang kinikilig kung meron message sa'yo. Huwag mong lagi nakaburaot ka kay... Bakit ka nag-asawa kung magkuburaot ka naman kung mamimisig sa'yo? Diba? Kaya ka lang masaya. Masaya lang ang buhay. Minsan lang ang buhay, hirap. Hirap lang yung ating life. Kaya alagaan natin yung ating life. Huwag natin abusuhin yung ating buhay. Kasi pag inaabuso natin yun, walang ibang magsuffer. Hindi magsuffer yun. Diba? Kapitbahay kundi ang magsuffer ikaw. Kaya huwag mong abusuhin ang iyong buhay. Okay, isa lang yung buhay mo. Hindi mo mahiram ang hininga ng kapitbahay mo. O yung kumpare, kumare mo dyan na ano, dismusa. Ganun yun. Kaya pahalagan mo. Pahalagan niyo yung sarili. Iligtas niyo yung sarili. Iligtas niyo yung mamahal mo sa buhay. Lalo na pag ano ngayon. Magdasal kayo. Magdasal tayong pamilya ba? Bago matulog, bago kumain. Diba may kasabihan? Hindi lang kasabihan, totoo yun. Na, family prays together, stay stronger, and stay forever. Oo, oh, diba? Ay, dapat ganun yun. Huwag yung di nag-iimikan. Di nag-iimikan. Kapangit naman nun. Walang lasa pagkain nun pag walang imik. Maganda yung ano, sama-sama, kunti, pare-pareho ba? Kunti tayo, kunti akin, lahat tayo, kunti. O, at least pare-pareho tayo ng hininga. Pare-parehong amoy ng ating ano. Kasi oras ngayon sa pag-anuhan, pagmamahalan. Bawat isa, buong mundo. Hindi yun, puro galit-galit. Puro kanya-kanyang ano. Kanya-kanyang pagalingan ng ano, salita. Kasi pagalingan ng salita, masinig na lang tayo sa ano, sa mga nakakataas sa atin dahil sila yung ano, sila yung ano, instrumento na binigyan ng idea na gawin mo to. Diba? Masinig tayo. Matigas ang ulo. Tigas na ng ulo mo. O din mag-sutter mo. No. Diba? Medyo luto. Luto na siya guys. Tingnan natin. Diba? Sarap ng ating chicken. Ako na siya itong matumba. Hindi na kasi itong matumba. Kasi na akong mantika. Hinahala siya. Ilubog-lubog po yung mantika. Na tagilirong tagilirong ni Masiya parang maka-add to sa slalom-lalom ana pare kay tambok pa rin sa taas may sagtindog ay palubog-lubog na to ng katungat yung lawas ana liha may tiknik ba gamit ang utak mo ganing utak na itong nas taas kana silang mga amo na to aray ito nag-islay-islay din mga ating kamira kaon man na silang kuan kanang karnirong si Manasanta kay wala man ang sila'y kuan kanang Holy Week sa Manasantang Holy Week gita na nila kay Friday raman yung mukhaon raman gina sila wala mong ganyan problema pwede raman kong mukhaon but siyempre ang kuan ba kumbaga nasa iyo raman kung panata mo na talaga ng hindi kumain huwag kang kumain diba so ganun ang life balibalik na rin natin kay Karim Makpo tapos paano siya mag-priskin yun sa mga pagkakuan na kumisim tapos mangusog pa siyang tingog buk ipasabot na ito guys mangusog siyang kanaas buk ipasabot na niya di pa na siya luto basa na niya sa sulod di pa na siya luto pareho siya kay Murag wala naman siya ganang mo kata-kata luto na niya pero pareho siya ang buta kay dunghanan na ako siya oh man. Haon na haon ba Bisaya pagkain sa tagal pahain na sa taga Bisaya hauna na kung sa Tagalog kumain ka kumain hainin mo na ganun yan
Kung mauta na di kakakunsay akong ingredients na ni guys, ang manok, ako siyang gipakuluan. Gipakuluan ako siya, karong matangtang itong mga bakteriya ba kay kabalo ba yung kaspalingki nga, bisag kinsa-kinsa, rabay mo hikap-hikap, ana, nyo, basta ka. So, gipakuluan ako siya mga 2 minutes, yung kulong-kulo talaga. So, karon medyo na-hackcock na siya. Kung baka, ang katunga-tunga niya, hilaw, pero ang labas, bottom, at saka top, ano, kung baka na ano na siya, na malinis na yun kasi nakulo na yung tubig eh. So, sinugasan ko siya. Pagkatapos ko siya hugasan. Pero yung pinakulo ko siya, nilagyan ko siya ng asin at saka paminta at saka luya. Pwede din bawang, depende sa iyo. Basta magkaroon lang ba ng ano yung bacteria. Kasi bacteria is everywhere na eh. So, ngayon, dinidrain ko siya. Pagkatapos ko siya madrain, dinidry ko siya ng towel, okay, kahit tissue, pero may tissue, kung wala, edi, yung basahan mo dyan na, ano, malinis, yun ang, ano, drenay ko siya, tapos, nilagay ko sa plastic yung, ano, plastic ba, yung plastic, plastic good, butana ko ang plastic o arena, butana ko powder nga, kuhan ka ng, di ba, bell pepper, black pepper, tapos powder, tapos asin or chicken powder, depende sa'yo. Tapos, nilagay ko si manok, ay, ini-mix ko na sa liubig, tapos, mix ko siya, mananay siya. Ayan na siya, guys. Luto na si manok. So, patayin ko na si apoy. Ayan na. So, kainan na.